Hello mga kababayan, Divina Apostol po. At may gusto lang akong bigyan ng komento mga kababayan. Actually, itong picture na nakikita nyo sa taas mga kababayan at mga kakamping ay kuha po ito sigurado noong 2022 national election. At dahil po sa kagustuhan or pagdesperada ni nanay na ipanalo yung kanyang manok, kita naman natin pula at green yun na sa background niya, ay nagawa niya pong kutsain yung kapwa niyang kababaihan. At yun po ay masakit para sa inyong lingkod mga kababayan. Kasi alam nyo, karamihan po sa mga babae ngayon yung backbone ng pamilya. No? Para maintindihan nyo po ako mga kababayan at mga kakamping, iparinig ko po sa inyo itong voice over sa interview kay nanay. Hindi nang uukudin. Ayaw mo ng babae? Ayaw pero ng babae. Bakit ang problema sa babae? Kasi ano yung ibang babae na mamanduhan pa ng ano? Hindi katulad ng lalaki, hindi mo kailangan manduhan siya. Ikaw ba na mamanduhan ka? Hindi. Pareho lang kami ng asawa ko, nagkakaintindihan ko. Babae ka, sabi mo na mamanduhan. Namamanduhan ka pero ibig sabihin, match kayo ng ano, nagkakaintindihan. Hindi katulad ng babaeng uupo ng presidente, katulad ng ang babae talaga pang ano na lang talaga sa atin yan, bahay. Kasi ikaw pang bahay ka na lang, ano? Alagaan na lang yung mga anak. Ayaw mo ng babaeng na tumatakbo sa politika, ganon? Oo, ayoko na. Pero mayor? Ang mayor naman dito, subok na namin sila. Since pa yung pero babae yung mayor. Okay naman sila eh. So si Amy Marcos, pag tumakbo presidente, bubota mo? Depende. Sa mga ano ayaw niya raw yung babae pero yung mayor nila na si Mayor Abby Binay ay babae. Tingnan mo yan mga kababayan, mga kakamping, kung anong klaseng utak meron itong si nanay. Tapos sinabihan pa niya na mahina daw ang babae. Kung akala ko ba ayaw mo ng babaeng presidente? Ano naman eh. Basta pagkahit sa ano, sinong mga presidente, babaeng tatakbo, ayoko. Gusto ko lang. So pag tumakbo si Amy, hindi may baboto? Hindi siguro. Hindi pa siya tuboto. So problema talaga. Ayoko talaga. Ayokong babae ang umukong presidente. Pinakamaganda talaga lalaki ang umuko. Ayan mga kababayan, mga kakamping. Narinig nyo po yung statement ni nanay. Diyan siya nagkamali. Kasi tingin niya po, yung mga kababaihan ay para lang sa bahay tulad nung araw na siyempre, walang pinag-aralan yung mga ninuno natin nung araw, doon sila nasanay na yung wala silang pinag-aralan yung mga babae nung araw na nasa loob lang ng bahay, parang paanaking baboy. Pero sa ngayon, sa panahon kasi ngayon, iba na. Kasi ngayon, ang mga kababaihan ay malaki yung naibibigay nilang ambag para sa community. Mga kababaihan ngayon, sa panahon ngayon, mas lalo pang maaasahan kesa sa kalalakihan. Example, kaming mga OFW, wag na wag mo kaming nilalang. No? Kasi kaming mga OFW, kaya naming tumindig, patapusin ng pag-aaral ang aming mga anak without the help of our husband. O, diba? Marami dito na mga OFW, mga Pilipina, na pagtapos nila yung kanilang anak, single mother sila. Single, nag-iisa lang silang nagtaguyod sa kanilang mga anak. Kaya, itong sinanay na ito, talagang alam naman natin na siguro itong sinanay, na biktima ito sa pagiging pagpapakalat ng scam, ng kampo ng mga demonyo nung nakaraang halalan. Sana lang, mabago itong mindset niya kasi sa nararanasang hirap ngayon ng Pilipinas ay sana okay lang siya. Kasi sa dami ng naririnig natin na halos lahat nagtaasan ngayon, no, sa panahon ng pamamahala ni Kuting ng Norte, sana hindi siya apektado kasi no, pag nagkataon talagang kawawang kawawa siya, talagang sa loob na lang siya ng bahay kasi wala siyang tingin ko sa kanya, hindi sa pagiging pagda-down kay nanay, tingin ko wala siyang kakayahan para mag-apply ng ibang trabaho mga kababayan at mga kakamping. Sorry to my words.